Kumusta kayong lahat? Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang magandang araw po sa inyong mga tagapakinig. Isa po akong silent listener sa inyong pong programa. Marami po akong natututunan sa mga storya ng mga senders nyo. Tunay nga po na inspiring yung mga story ng karamihan. Bigla po tuloy ako naniniwala na totoo palang may true and only love. Kuya E, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Jorus. Ang aking kwento ay nangyari 14 years ago. Ito po yung unang relasyon ko sa same sex na hindi ko makakalimutan at naging bahagi na rin po ng aking buhay. To start my story, Kuya E, during my early age, mahilig po akong mag-aral. Kahit gaano po kahirap ang buhay at wala pong kakayahan ang aking mga magulang para ako ay makapag-aral sa kolehiyo, ginawa ko po ang lahat ng aking mga kaya para makapagtapos ng aking pag-aaral. I'm so lucky po kasi nakakuha po ako ng scholarship that time sa local government ng aming lalawigan at nakapagtapos naman ako ng kolehiyo with honor. Kuya E, after ko pong makagraduate, wala na po akong pinalampas na pagkakataon. Lumuwas na po ako agad ng Manila para doon humanap ng trabaho. Dahil syempre alam naman natin ang pagkakaalam noon. Kumpara sa probinsya ay mas maganda naman ang opportunity sa Maynila. So luckily nakahanap naman po agad ako ng trabaho. Maswerteng nakahanap ng trabaho sa isang kilala na mall sa Manila, sa SM Harrison bilang sales supervisor. At after po noon, nakapag-work na rin po ako sa iba't ibang company, depende po, sa salary offer. Kuya E, bata pa lang ako. Sobrang taas na po ng pangarap ko para po sa aking pamilya. Dahil panganay po ako at mahirap ang aming buhay, wala po akong naging oras para sa aking sarili. I mean, hindi ko po iniisip yung about sa love life or anything. Buong buhay ko po, aking kabataan, ibinuhos ko sa aking pag-aaral at trabaho. Masaya naman po sa pakiramdam na unti-unti po ay naiahon na sa hirap ng buhay ang aking pamilya. Nabibigay ko yung mga bagay na gusto nila at wala na po talagang mas sasaya pa roon. Kuya E, ang akala ko po noon, doon lamang iikot ang aking mundo. Although nung high school at college life ay marami naman na mga classmate ko ang nagpaparamdam sa akin. Pero hindi ko po alintana dahil nakafocus lang ako sa aking pag-aaral. Kuya E, hindi naman po sa pagmamayabang may maipagmamalaki naman po ako. Bukod doon, matalino rin naman ako. Ganun po siguro talaga kung saan ang priorities mo sa life. Wala ka nang pakialam sa ibang bagay. Kuya E, one day, nagkasakit ako at nagpa-check up po ako sa doktor at ang sabi, overfatigue daw po at kailangan ko po na magpahinga for a couple of days. Siguro po dahil sa sobrang focus ko sa trabaho kaya nagkasakit ako. Kaya I decided po muna na umuwi sa amin sa probinsya para naman makapagpahinga po ako kahit ilang araw. The second day na nasa amin po ako biglang bumisita yung isa sa malapit ko na kaibigan. Sabi niya sa akin, kailangan daw niya ang tulong ko kasi nasa ospital yung ate niya. So ako naman po bilang kaibigan ay hindi nagdalawang isip na tulungan siya nung nasa hospital na po kami. Tinulungan ko siya para maipagamot yung ate niya at doon ko po nakilala yung unang tao na nagpatibok ng aking puso at nakakaagaw ng aking atensyon. Natawagin na lamang po natin sa pangalang JC. Kuya E, noong mga oras na yon ay nakakonfine din yung lola ni JC. Yung bed niya ay katabi lang ng bed ng ate ng kapatid ng kaibigan ko. Napatulala ako nung unang beses ko na nakita si JC.
Napakaamo ng kanyang muka. Matangkad siya. Maputi. In short, guwapo. Isa po siya sa pinakaguwapo na lalaki na nakita ko. Kuya E, nang napansin ng kaibigan ko na nakatitig ako kay JC ay kinalabit niya ako. Sabi niya sa akin, hindi ko daw maitatago na bet ko yung guy. Tapos sinabi niya na siya daw ang pahala. Kuya E, after ng ilang araw na pamamahing ako sa probinsya ay bumalik na ako sa Manila para magpatuloy sa aking mga trabaho. Pagkaraan ng ilang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kaibigan. Sabi niya na umuwi daw ako ngayon at importante lang. Kaya nung time na yon ay agad akong umuwi. Sabi niya sa akin, bumaba ako ng bus sa ganitong lugar at sinunod ko naman siya. Pagbaba ko ng bus ay may lumapit sa akin na pamilyar na muka. At nagulat ako sa sarili ko na namukaan ko siya. Nagpakilala siya sa akin bilang JC. Siya daw nung nakilala namin, yung nakilala namin sa ospital. Kuya E, hindi ko po akalain na isinet up pala ako ng aking kaibigan yung pagkikita namin ni JC. After noon, dumiretso kami sa bahay nila at nakilala ko ang mga magulang at kapatid niya. Galing din pala siya sa mahirap na pamilya at parehong walang hanap buhay. Ang kanyang mga magulang, Kuya E, nung simula ay naging malapit na magkaibigan kami ni JC. Lagi kami nagkakausap sa phone at text. Kuya E, makalipas sa mga araw ay unti-unti nang nahulog ang loob ko kay JC. Napapadalas na rin yung pagpunta ko sa kanila. At isang araw, nagkatapatan na kami ng aming nararamdaman. At naging kami na nga. Kuya E, walang mapagsidlan ang tuwa sa aking puso na maging kami ni JC dahil hindi ko inakala na pagmamahal din ako at ang akala ko ay sa pag-aaral at trabaho na lang iikot ang buhay ko. Kuya E, dahil pareho naming first time at pareho kaming walang alam. Pagdating sa make love ay hinintay namin na maging handa kaming pareho bago gawin yun. Kuya E, naging masaya ang araw ng pagsasama namin ni JC. May mga araw na hindi kami nagkakaintindihan pero naayos naman. Lumipas pa ang mga araw, napapansin ko na mayroong something kay JC at sa kaibigan ko. At nalaman ko na may nangyari pala sa kanila at dalawang beses pa. Kuya E, napag-alaman ko na kinamit lang ako ng kaibigan ko para makuha si JC. Dahil lang totoo, sa umpisa pa lang ay gusto na pala niya ito. Dahil wala siyang pera, alam niyang hindi niya magagawa ang gusto niya. Kaya sinamantala niya, di niya ang alam niya na may gusto ako kay JC. Kaya ako yung pinain niya dahil ako po yung sumasalo ng mga gastusin sa pamilya ni JC. Ang baon ng mga kapatid niya at mga bills at gastusin ng pamilya niya. Kuya E, mahirap tanggapin na pinagsamantalahan ng kabaitan ko ng mga taong akala ko ay mabubuti din sa akin. Mula noon, hindi kami nagkausap ng aking kaibigan at dahil mahal ko si JC ay pinatawad ko na lang siya. Kuya E, noong mga panahon na yon ay may mga negosyo po ako na naipundar sa Manila. Ito po ay bunga ng aking mga panahon ng pagsisikap. Isinama ko po si JC sa Manila para maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral doon. Opo, Kuya E. Pinag-aral ko po siya at same time, ako pa rin po ang nagpo-provide ng mga financial needs ng family niya. Kuya E, sa loob ng 4 na taon, naging maayos naman ang pagsasama namin ni JC. Ramdam ko rin po ang kanyang pagmamahal sa akin. Subalit sa kabila po ng saya ay may lungkot nang malaman po ng aking pamilya na may kinakasama po ako na lalaki ay hindi nila natanggap at unti-unti na nagbago ang kanilang pakikitungo sa akin. Dahil po sa aking sipag at tiyaga sa buhay ay naging mabuting huwaran po ako sa aking mga magulang, kapatid at kamag-anak at lahat po ng yun ay nawala dahil sa kanilang nalaman. Dumating din po sa punto na pinamili ako ng tatay ko kung sino raw po ang pipiliin ko.
kung sila raw po ba or si JC. Dahil mahal na mahal ko si JC, si JC po ang pinili ko. Kuya E, nadagdagan pa ng mga araw at buwan ng pagsasama namin ni JC hanggang isang araw nakapagdesisyon kaming dalawa na mag-ampon. Noong mga oras na yon, masasabi ko na nga na kumpleto na ang aking buhay. May sariling pamilya na ako. Kuya E, isang araw nagkasakit ang mama ni JC. Kailangan operahan at malaking halagang kailangan. Kaya napilitan po ako na ibenta ang aking negosyo at gastusin. Gastusin ang natitirang pera para maipagamot ang nanay niya. Sa awa po ng Diyos ay okay na yung mama ni JC. Kaya lang, naubos naman ang lahat sa akin. Lubos ang aking pasasalamat dahil ang mga magulang at pamilya ay hindi ka talaga kayang matiis. Dumating din ang oras na pinakahihintay ko ang tanggapin si JC. At ang anak naming sobrang saya ko po at wala pong mapagsidlan ang saya na aking nadarama. Kuya E, ang akala kong saya ay wala nang hangganan. Nung makapagtapos na po ng pag-aaral si JC, ay unti-unti na siyang nagbago ng pakikisama sa akin. Ramdam ko ang malaking pagbabago sa kanya. Isang araw, narinig ko ang pag-uusap ni JC at ng papa niya. Narinig ko na pinaghiwalay na kami ng papa niya dahil daw wala nang mapapala sa akin at magtrabaho na lang daw siya. Kuya E, sobrang lungkot at sakit po yung nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hanggang isang araw, nalaman ko na mainirereto pala yung papa ni JC sa kanya na isang gay na balikbayan na galing US. Nasa 60 plus na po yung edad niya. Kinausap po ko ni JC about doon at dahil desisyon po nila ng papa niya na sumama doon, ay wala po akong natanggap, kundi ang tanggapin yung katotohanan na ipinagpalit na po ako sa iba at mismong papa niya ang dahilan. Kuya E, pilit kong nalaman po na inunawa yung sitwasyon na kailangan siguro nilang kumapit sa patalim dahil yun ang mas mabilis na paraan para kumita ng pera. Kuya E, isang araw, nagkaroon ng malubhang sakit ang anak ko at after 1 week, binawian siya ng buhay. Una, yung pagkakahiwalay namin ni JC. After ng ilang months, yung anak ko naman ang nawala sa akin. Kuya E, ano pa ba ang mas sasakit pa doon? Naubos na lahat ang aking luha pero hindi ko sinisi ang Diyos at lalong hindi ko sinisi si JC at pamilya niya dahil alam ko lahat ng mga nangyayari ay may mabuting dahilan. Sa kabila ng mga nangyari sa aking buhay, Kuya E, masasabi ko na iba pala talaga ang pamilya kasi sila ang dadamay at gagabay sa iyo. Yung tatay ko po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para magsimula muli. Siya ang gumabay sa akin sa madilim na sitwasyon sa aking buhay na kinasangkutan ko pero makalipas ang ilang taon, nawala na rin siya. Kuya E, 40 years old na po ako ngayon. Naranasan ko po ang sobrang hirap ng buhay. Nagsikap po ako para may ahawon sa hirap ang aking pamilya. Tapos, nagmahal. At dahil sa pagmamahal na yon, nawala lahat ng mga bagay na pinagsikapan ko. Wala po akong pinagsisihan dahil ginusto ko po yon. Wala pong narinig na kahit na anong sumbat o anumang masakit na salita sa akin si JC at pamilya niya. Dahil buong puso ko po na ginawa ang lahat ng pagtulong sa kanila, inunawa at tinanggap ko po ng maluwag sa puso ang lahat. Subalit ang hindi ko po matanggap, yung pagkawala ng anak ko at tatay ko na nagbigay ng liwanag at pag-asa sa akin. Kuya E, hindi po ako nagpatalo sa aking masakit na nakaraan. Maluwag po sa aking puso na tinanggap na ginamit lang din ako ng pamilya ni JC at ni JC para sa kanilang sariling interes. Hindi po ako nagpakalugmok sa aking mga karanasan sa ngayon po. 7 years na rin po ako dito sa ibang bansa. Nakaipon, nabawi ko po ang lahat ng mga bagay na nawala sa akin at mas hihigit pa. Naayos ko po ang aking buhay sa kabila ng lahat ng nangyari sa akin. Sa ngayon po, ay maayos ako na nagtatrabaho sa isang maayos na kumpanya
dito po sa Saudi Arabia at may posisyon na rin po ako. Alam ko darating ang isang araw na muli kaming magkakasalubong ni JC at taas noo ako nangingiti sa kanya bilang ako na ito ngayon. Kuya E, natutunan ko po sa aking buhay ay isang bagay lang at ito ay ang kahalagahan ng pamilya. Dumating sa point na bumagsak ako pero silang nagtayo sa akin at dumamay hanggang sa huli. Alam ko rin po na sa kabila ng pagmamahal, ng tapat at totoo, hindi pa rin mawawala yung pagkakataon na may mangyayari kung ano man po, yung maganda man or hindi, ay dapat maging matatag dahil wala namang ibang tutulong sa ating sarili kundi tayo lang din. Sa ngayon po ay single pa rin ako pero hindi ko po isinasara ang pintuan ng aking puso dahil katulad nga po ng mga storya na aking naririnig sa programa mo Kuya E, meron pa rin happy ending. Kuya E, alam ko, marami makakarelate sa storya ko na nagmahal ng lubos at niloko hanggang sa maubos pero ang mahalaga ay bumawi, lumaban at lalong naging malakas. Sana yung mga dumanas ng pareho kong storya, sige lang. Magmahal lang kayo, huwag niyong isipin kung masasaktan ka lang ba. Ang mahalaga at least sinubukan mo at sinunod mo yung puso mo dahil sa bandang huli, wala kang pagsisisihan at kung dumating sa point na niloko at sinaktan ka, buong tatag ka lang na tumindig at mas lalo mong improve yung sarili mo. Kung nakaya ko po, makakaya nyo rin. Hanggang dito na lamang po Kuya E at marami pong salamat. Nagmamahal, lubos na gumagalang, Jorus ng Saudi Arabia. Unang-una, maraming salamat sa iyo, Jorus, at pasensya ka na. Diba, parang isang linggo na mula nang isulat mo to. Kaso, na-tiyempo naman nung sinabi ko sa iyo na sana i-voice over ko, natrangkaso naman ako. Maraming salamat sa paghihintay mo din na mai-upload ko tong storya. Nakakatuwa din yung ano mo, no? Yung para sa sarili mo, no? Na kailangan mong bumangon, na hindi ka napanghinaan ng loob sa kabila na mga nangyari, hindi mo sinumbat na... Pero unang-una pa lang, no? Yung sa mga ginawa mo, pagbibigay ng baon, pagpo-provide sa pamilya na unang-una, dun pa lang parang ano na yun, red flag na yun, eh. Kumbaga, dapat alam mo na rin sa sarili mo. Though, mahirap din naman para sa sarili na sabihin na, oh, ginagamit lang ako nito, lalong-lalo na sinasabi mo, pinaparamdam naman na mahal ka niya. Pero yun, meron ding red flag na naman na yung kaibigan mo pala, may nangyari pala sa kanila nung boyfriend mo, di ba? So halos nadun na lahat din naman sa harapan mo. Sinasabi natin na yung katotohanan, pero pinili mo pa rin na magmahal, na magpatawad. Pinag-aral mo pa siya, na nabigay mo yung lahat, pero yun, nung nawalan ka na, yung ikaw na yung nawalan dahil nung gumastos ka sa operasyon, sa ospital ng kaniyang nanay, tapos nawalan ka, sa iba naman pala, may iba naman palang pinatulan. So, you know, 'di ba, parang mahilig ba sila sa ganun o ayaw lang talaga nila nang nahihirapan sila dahil may mga tao silang mapapakinabangan pa, 'di ba? Pero nakakatuwa talaga at nakaka-believe din naman na yung tatag ng loob mo, 'di ba, na aminin din sa sarili mo na nagkamali ka at ayun, at nalaman mo na kahit ano man mangyari, kahit na dati lumayo yung loob sa iyo ng iyong pamilya, yun, may pamilya ka pa rin na nababalikan. Yun naman talaga, no? Laging sa pamilya talaga, na laging halimbawa sasabihin na ba, oh, mali yung ginagawa mo, ganyan ganyan ganyan, tapos sasabihin mo bilang anak, sa buhay ko to, ganyan-ganyan. O tapos, ang mangyayari, marirealize mo sa dulo, ay, tama pala yung magulang ko, tama pala yung sinasabi ni tatay, tama pala sila. So, sa paglipas ng panahon, marirealize mo na, oo nga naman, pamilya talaga. Ang pamilya talaga ay pamilya, tatanggapin at tatanggapin ka ng
buo, no? Well, hindi naman halos lahat ng pamilya perfecto. Pero yun nga, 'di ba? Siguro mag-open ka lang kung ano yung mga nangyayari sa iyo o ganun. Tapos yun, syempre pag may mga pagkakamali, tatanggapin mo rin naman talaga. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa din yung ano mo. Talagang parang anong ko, good vibes ba, Jorus? Kasi parang sa kabila ng mga pinagdaanan mo, sa kabila ng mga sinapit mo, hindi ka nagtanim ng sama ng loob, tinanggap mo dahil kasalanan mo. At nakakalungkot lang din kasi nagampun kayo tapos namatay din, di ba? Believe ako sa'yo, Jorus, kasi napaka tibay ng loob mo. At sana ay makahanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo at makakasama mo, no? Ingat ka dyan at maraming salamat muli sa paghihintay mo, sa iyong patience na hintahin na ma-upload ko itong istorya mo. Muli po, sobrang maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. At pasensya na po kayo kasi natrangkaso ako, hindi ko naman din ano akalain. Pasensya na rin dun sa mga nag-ano na ang tagal ko daw na mag-upload. Anyways, maraming salamat po talaga sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po muli sa inyong lahat.